Welcome back again sa aking YouTube channel. It's me again, Mutia Baliling, ang plantita from Davao City. So yun guys, for today's vlog and for today's video guys, is gagamit po tayo ngayon ng, ayan, nakikita nyo sa ating thumbnail and also sa ating title dyan sa baba guys na, ayun, gagamit tayo ng isang produkto or isang fertilizer guys, pero hindi siya fertilizer like Osmocote, like a Complete, hindi ganun, urea, hindi ganun ang mga fertilizer. Ang fertilizer na ipapakilala ko sa inyo guys is soil, form lang siya ng soil. Kita ko na yung mga review niya kung sa Facebook page sa product na ito. So, ayan guys, so kung interesado ka kung malaman kung ano nga ba tong soil na to at kung paano nga ba siya gamitin or paano nga ba gamitin ang fertilizer na ito, just keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and click the tiny bell button down below para notify ka po if ever na may gagawin tayong bagong video and bagong upload. Guys, ang fertilizer na sinasabi ko guys is itong si ayan. So kaway-kaway sa mga nakagamit na nito guys. Ayan, ayan siya guys oh. Ayan siya guys. So ang pangalan nito guys is si Lush. Ayan, Lush Soil Regenerator Plus. So ang fertilizer po na ito guys is Lush Soil lang po siya talaga. Soil lang siya yung form niya which is pampataba nga planta food ika nga nila. So, dito, may nakalagay dito na Lush Soil Generator Plus, LSR Plus. Hindi ko alam kung ano yung LSR. Is an organic biolids, soil amurant, sourced from marine aqua farms, rich in natural sea minerals. It is enriched with organic substrate, lime, and effective microorganism or probiotic ends that naturally chelate trace elements for efficient plants absorption and soil health generation. This product is a complete food of agricultural crops and ornamental plants that results to lush growth given the right environmental condition. So ayun guys, so yun yung sinasabi niya, naintindihan niyo. So ayun, ang bahalang umintindi doon guys sa pinagsasabi ko. So yun guys, ang kanyang isang ganito niya guys is nagkalalaman po siya guys ng 4 kilogram. Ayan, moist siya guys, noil siya. So paano nga ba siya gamitin? So how to apply? Application 25% pot volume size, top dress or combined with potting mix. So ayan guys, so ang gagawin natin ngayon guys is lalagay ko lang siya sa ibabaw ng ating mga pot. So hindi kailangan guys na marami. Nakakita ako nito guys kung paano siya i-apply doon nga sa page ng Lush Soil Generator Plus. Ayan, disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Hindi po ito sponsored by Lush. Ayan guys. So ayan, sponsored to by Tia Inday. So sabi kasi ni Tia Inday is i-try ko daw tong soil na to. Kasi maganda siya. Guys, again, hindi po siya kailangan na itong soil na to is ilalagay nyo po sa isang pot. At yun po yung gagamitan nyo ng pagtaniman ng halaman ninyo. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba siya gamitin. So, again, this is not a sponsored video. This is my review. Ayan guys, syempre hindi ko pa din ma-upload ngayon yung final nito. Syempre, i-update ko kayo sa magiging final result ng ating ginagawang isent guys, kung effective nga ba to si Lush Soil. So, ayan guys, start na natin guys kung paano nga ba siya i-apply. So, tara! So, ayan guys, ang gagamitin nating model ngayon is itong si Monstera Adansoniae. Ayan siya guys, oh. Meron siyang 5 leaves. Ayan, which is yung dati guys is natanggal nga yung mga dahon nito kasi hindi niya type yung area kung saan ko siya nilagay dati. Ayan siya guys, ganito kalaki yung pot niya. And ang gagawin natin guys is hindi po natin siya i-change ng soil. Ang gagawin po natin guys is ilalagay lang po natin dito sa ibabaw yung ating Lush Soil. So ayan guys, bubuksan ko muna. So ayan guys, bubuksan na natin siya. So meron siya ditong pa-sealed. Ayan guys, sabi pa doon sa dito na nakalagay guys, keep moist daw.
sa soil na ito, dapat moist lang siya palagi. So, kailangan talaga natin siyang i-cover pabalik. And yung packaging nila, guys, although simpleng tawag nito, cellophane lang naman, guys, na ganito. Pero, meron siyang, naka-sell dish siya dito, guys. Ayan, bubuksan natin. And meron, hindi siya agad-agad na bubuksan kapag hindi natin ginugupit yung kanyang bandang ibabaw. Ayan. So, gupitin lang natin siya. And, nandito guys, naka-sealed pa talaga siya guys. Hindi ko alam po anong tawag ng ganito. Ayan. So, ang gagawin natin is bubuksan lang natin to siya ng paganito. Ayan, ayaw bumukas guys. Wait. Ayan. So, ayan guys, madali lang naman palang buksan. Ayan siya guys, oh. Ayan yung kanyang effect. So, which is itong lock na to or yung sealed na ito is mababalik pa po siya. Ayan. Makuklose pa natin siya pabalik. So, ayan guys. So, ganito yung effect ng soil guys or yung teaser nga. Ganyan siya guys, oh. Ayan. Ganyan siya guys. Ayan yung kanina. Hindi siya ordinary yung soil guys. Yung mga soil na nakikita lang natin kung saan-saan. Ayan, iba. Ayan guys. Ayan siya guys. Yan yung kaniyang effect ng kaniyang or classy na pagka-soil. Hindi siya ordinary yung soil talaga guys. Na yung mga soil na makikita lang natin sa mga gilid-gilid. Ayan. So sabi doon sa instruction guys, pwede din naman tong soil na ito ihalo mo sa iyong potting mix soil. Like yung mga garden soil, pwede mo siyang ihalo itong soil na to. And pwede mo din siyang ilagay sa ibabaw. So, ang gagawin ko ngayon guys is hindi ko siya ihahalo. Ang gagawin ko ngayon guys is ilalagay ko lang sa ibabaw ng ating pots. So, ayan guys, parang chocolate lang yung nandito guys. Parang chocolate. Ayan, ilalagay ko muna siya dyan. At ito yung ating model for today. Yan yung ating Monstera Adansoniae na meron na siyang 5 leaves. Yes, meron na siyang 5 leaves. So, ang gagawin ko guys is ilalagay. Ganito ko lang siya ilagay guys, oh. Ayan, ibubudbud lang natin dito sa ibabaw ng kaniyang pot. So, hindi ko siya ilalagay doon sa, hindi ko imimix. Ayan guys, oh. Ayan lang siya guys. Ganyan ko lang siya sa paglagay. So, ganito yung nakita ko guys sa kanilang Facebook page. Ayan guys, you can visit the Facebook page of Lush. Ayan guys, ilish nila. Ayan guys, you can click also the link down below. Kahit na hindi to sponsored guys, ilalagay ko yung ilang link dyan sa ating description box. So, ganito siya guys. Ganyan lang yung paglagay na ginagawa ko guys. Ganyan lang, simpleng-simple lang. So, hindi kailangan guys na punuin natin ng fertilizer or yung lush soil. Hindi kailangan na dapat marami tayong ilagay dito. Although meron naman doon nakalagay 25%. 25% sa kanyang pot. Pero, yun nga guys, medyo puno din tong pot na to. Kaya, ayan lang yung ilalagay natin. So, ayan guys, kukuha pa ako ng ibang halaman para malagyan natin. So, ayan guys, hindi natin ipapahuli yung ating Philodendron Gloriosum. Siyempre, lalagyan din natin yan ng soil na ito. By the way guys, this is my first time nga na mag-apply ng ganitong fertilizer sa aking halaman. And syempre, hinaantay ko din yung effect nito guys, kung ano nga ba ang effect nito sa ating halaman. And ayan guys, oh, sa nakikita nyo guys. So, ayan guys, i-update ko kayo nito. Sabi kasi doon sa page na ng Lush Soil, ayan, ng Lush sa Facebook page nila, sabi doon, after 1 week, is makikita talaga natin yung improvement ng halaman. Ayan guys, tingnan lang natin guys, ganito yung kalagayan ng aking Philodendron Gloriosum. Ayan, meron siyang bagong palabas na leaves, pero, yan guys, matagal na yan siya dyan. Since dumating to sa akin, is meron na yan siya dyan. Until now, hindi pa talaga siya lumalabas. So, ayan guys, so, hindi naman siya ano, hindi naman kailangan maramihan yung ilagay natin. So, pero kung marami tayong budget, why not lagyan natin ng marami yung ano. Pero ito guys, isbigay lang to ni Tia. Kaya,
wag nang ano, wag sayangin. Dapat tipirin. Ayan siya guys. Ayan na yung ating Philodendron Gloriosum. And syempre guys, hindi magpapahuli ang aking gabi ni Jinky na malapit nang mamatay. Nakukaloka yung gabi ni Jinky guys. Ayan. Yan yung nangyari sa aking gabi ni Jinky guys. Iyon. Hindi pa siya lumalaki guys. I don't know why. I don't know kung bakit. Siguro, ano, nasa stress siya. So, ang gagawin ko, guys, ayan, guys, oh, sobrang liit ng kanyang leaves. Dalawa pa at itong isa is nasunog pa talaga. Ayan, guys, kaya hindi din siya lumalaki. Is kahapon, ay, last week nga is nasunog nga talaga ito siya nang dahil sa super lakas nung init. Ayan, guys, lagyan natin sila. Lagyan natin siya ng lush soil. Ayan guys, maglalagay pa ako sa iba kong mga halaman. Yung pili lang yung lalagyan ko nito guys kasi budget tayo nito guys eh. Yung lalagyan ko nito guys, yan ko nito na mga halaman guys is yung feeling ko hindi lumalaki. Yun lang yung muna lalagyan ko kasi ayan katulad nito. Again, nandyan lang siya sa tapat ng yung puno. Ayan, so ayan, nakatatlo na tayo. Baka ba disgrasya pa ito si Gabi ni Jinky. Yeah, next. So ayan guys, tapos ko nang lagyan. So ayan guys, hindi po lahat ng halaman ko ang nilagyan ko ng fertilizer na ayan guys. Ayan, itong mga halaman na nilagyan ko ng fertilizer na yun guys, is i-update ko kayo guys by, ayan, next week siguro, ayan. Pero ngayon guys is, ayan yung ating Adansoni na halaman. Meron siyang bagong roots dito guys, tandaan natin yan kasi kapag nag-a-update tayo is, ayan, makikita natin yung kaniyang progress. Yung meron siyang bagong roots dito, as in, nandyan na yan bago natin nilagyan ng fertilizer. Ayan, ito? Next ay itong si Philodendron Gloriosum. Ayan. Yan siya guys. At sa ngayon is wala pa siyang bagong... Ayan siya guys. Is andyan na talaga yan siya. Ayan. So, yan yung kanyang kalagayan ngayon. So, ito yung ating gabi ni Jinky. Ayan na. Nasunog yung dito banda. Yung bagong leaves niya. Ayan. So, update ko kayo guys kung ano nang mangyari niyan. Ito at saka itong si Ficus triangularis. Ayan yung ating nalagyan. At saka yung si Alocasia na ito. Ano tawag ng Alocasia na ito? Giraffe. And next is itong si Black Velvet. Ayan siya guys. Nilagyan ko na talaga siya guys kasi gusto ko lumaki pa yung leaves niya. Ayan siya guys oh. Ayan yung ano niya. Wala pa siyang bagong baby. Ito. Medyo matagal-tagal na to pero may leaves siya na bagong ano, I think palabas na yan na leaves. At itong si Sandariana na Alocasia. Ayan guys, gusto ko kasi lumalaki yung mga leaves ng mga Alocasia natin guys. Yan, wala pa ding baby. At itong si Green Shield, ayan, na nag ano ng tubig yung lahon niya. Yan, meron siyang bagong leaves. Ayan, ito, merong bagong leaves. At saka may baby na isa. At saka I think baby niya din ito guys. Ayan, so andyan na yan siya guys. So, titingnan natin guys kung anong mangyayari niyan. And also itong si Gabi ni, ano, Gabi ni Junisha. Ayan guys, yellow to siya guys na badjang. Ayan, so nilagyan ko din siya. At saka si Alocasia Frydeck. Kahapon ko pa yan sila naripat guys. Nilagyan ko din yan siya. So, guys, next is itong si Philodendron Squamiferum. Ayan guys, so nilagyan ko din siya kasi ang bagal niyang lumaki. Ayan, tignan natin kung e-effect ba sa kanya yung lush soil na sinasabi. Tsaka itong si Philodendron, I think hindi na siya lalaki guys kasi yung leaves niya hindi na lalaki kasi dwarf nga to na Philodendron Red Congo. Dwarf nga lang siya. And yung nilagyan ko pa guys is itong si Syngonium na ayan, nasira yung leaves niya na bagong ano. I think hindi siya nakakuha ng nutrients kasi nga nung binigay sa akin is naka-curling-curling lang siya guys. Ayan guys, parang nasunog din siya. Ewan ko hindi naman siya naiinitan bakit nasunog. Pero meron siyang bagong palabas na leaves, ayan, sa gitna.
Ayan. Tricolor to na syngonium. And next is itong si syngonium pink. Pink syngonium. Ayan yung nilagyan ko din siya, guys. So, lagyan natin na... andito pa pala, guys. Ito yung anthurium natin, guys. So, ito nga pala, guys. Kung naaalala nyo yung aking watermelon peperomia. So, ayan, guys. Ito po yung nangyari sa kanya, guys. Ayan yung leaves niya, oh, na latest sana. Ayan. Nasira siya, nagkarot-rot siya, ewan ko kung bakit. So, hindi naman siya, ano, sobra sa dilig. Pero, ayan, oh, may roots pa siya, oh. So, try ko na lang to siya dito, guys. Baka mabubuhay pa siya. Ayan, sana naman talaga is mabubuhay pa yan siya. Ayan. So, dyan lang muna yan siya, guys. Hayaan lang natin siya. So, super sayang, guys. Nasayangan talaga ako dun. Nasira siya doon sa lupa na binili ko, guys. Kasi, hindi ko namalayan, guys. May mga anay pala. Kaya, ayan. Parang kinain yung watermelon ko. Ayan, na-dead siya. Then, isa pa nga dito, guys. So, itong halaman na to, guys, is parang wala na tong pag-asa sa buhay. Pero ayan, nilagyan ko siya, guys. Ano to siya, guys? Orchids. Super tagal na nito. Hindi siya lumalaki. Ewan ko kung bakit, ano nangyari sa'yo. Sana naman is magkaroon ka ng buhay na dahil sa nilagay ko sa'yo. And next is, ayan, si Ox. Yan, hindi ko alam yung kasunod sa pangalan niya. Ang alam ko lang ay Ox. Ox Ginger ata yun, yung name ng halaman na ito. Yan siya, guys. Super ganda nito, guys, kapag nagla-lash na siya, guys. So, yan lang yung nilagyan natin. And also, we have also... So, ayan, guys, isa sa aking nilagyan ay yung peperomia, watermelon peperomia ko, guys. Nagkarot-rot siya. Ayan, namatay. At yun nga yung nakita niyong nangyari sa kanyang mother plant. Yun talaga yung pinaka-mother plant, guys. Which is, nung nandito si Kuya Simon, sabi niya, wow, ganda niya na atimutya. Pero ngayon is na-dead talaga siya. But, ayan, guys. So, ang ginawa ko sa leaves niya, kasi inuunti-unti siya, guys. Galing sa ilalim, papuntang ibabaw. Yung leaves niya, ayan yung leaves niya. Binalik ko sa, ito talaga yung pot ng halaman na yun. Ng pot ng watermelon peperomia. Ito talaga siya, guys. Ayan. Tinitest ko yung lush soil na sabi nga nila, guys, is magic soil. Yan, tinitest ko siya kung totoong magic ba talaga yan na siya. Ayan, guys. Yan yung mga leaves niya. Actually, dun ko siya nilagay sa puno ng anthurium na halaman ko at nilipat ko ngayon dito kasi nga nilagyan ko ng soil na ito. So, ayan, guys. So, ayan siya. So, guys, siguro yung nagamit ko sa yung mga halaman na nalagyan ko, parang ang nagamit ko is 1 kilo or 1 and a half kilos yung nagamit ko. Kasi ito na nga lang yung natira, guys. Madami pa naman siya, guys. Ayan, ito siya. Parang 1 kilo lang ata yung nagamit ko, guys. So, yan. Ang kagandahan nito, guys, is after mong magamit, is nasi-selled pa siya. Hindi siya napapasukan ng kung ano-ano. So, sabi kasi dito, keep moist. Kaya, kailangan din natin sundin yung mga nakasaad dito kasi, yan, we're experimenting pa din, guys, and hindi pa natin alam kung ano nga pala talaga yung effect ng soil na yan kasi first time ko siyang ginamit or first time ko siyang, yun nga, ginamit. So, ano ba, hindi ko nalagyan, guys, lahat ng tanim ko kasi minomonitor ko tong... Ino-observe ko, guys, yung mga nilalagyan ko kung ano ba talaga yung effect niya. And hindi pa po ako gumagamit ng anumang fertilizer. Nakagamit ako ng complete fertilizer pero mga last week pa. So ngayon, guys, is hindi ako nakagamit ng fertilizer. So yun, ganyan talaga yung mga halaman ko as in walang ano. Pero so far, guys, so makikita natin sa kanila, guys, ayan sila, oh. Yan yung mga nilagyan ko, guys. Super black ng lupa nila. So, dyan ko nilagay, guys, yung ating mga nilagyan ng lush soil. So, yan, guys, sabi nga nila, guys, or sabi nga doon sa, sabi nga nila, ay yung lush soil is a magic soil daw. Kasi nga, kapag nilalagyan daw yung halaman, is nagkakaroon agad ng mga bagong roots or bagong baby. So, ayan, guys, yan yung i-o-observe ko. Yan yung titignan ko kung totoo nga bang magic soil siya. Para ma-recommend ko po sa inyo na gamitin po ang
lush soil na yan. Pero as of now, hindi ko na muna sila, hindi ko na muna guys i-recommend sa inyo kasi ano pa din naman ako, nag-o-observe pa din naman ako. Anyway, i-update ko kayo sa mga plants na yon na ating nilagyan. And by the time guys, na nakikita ko yung progress nila or yung effect sa kanila, kung super ganda, is why not, i-recommend ko sila sa or i-recommend ko po sa inyo yung soil na ito. So, ayan guys, wala na ba akong nakalimutan? Ayan, pagdidilig. Ayan guys, dahil nga is nilagay lang naman natin doon sa ibabaw ng pot, which is yung fertilizer nga, yung lush soil, nilagay lang natin doon sa ibabaw ng pot. Ang gagawin po nating pagdidilig guys is back to basic or yung kung paano po kayo magdilig. I mean, huwag nyo na pong i-change yung pagtutubig nyo. Kasi kung paano nyo siya diligan yung mga halaman nyo nung wala pang lush soil, is ganun pa din yung gawin nyo kahit na may lush soil na siya. Kasi hindi naman siya, hindi siya guys nakaka-harm sa mga halaman. Pwede siya kahit ito yung puno ng halaman, ipapalibot mo siya dito. Pwedeng-pwede po siya. Hindi siya katulad ng ibang fertilizer na kapag dito yung puno, tapos dito mo inilagay is nadededs yung mga halaman natin. And hindi po ganun yung lush soil. So, ayan guys, i-update ko kayo by next vlog or next video natin guys. About nga sa lush soil, ayan, abang-abang po sa aking update kasi first time ko ding na-try ang soil na ito. So, ayun guys, that's all for today's vlog and for today's video. Again, it's me, Mutya Baliling, ang plantita from Davao City. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and click the tiny bell button down below. And if you like this video, guys, please click the like button down below. So, ayun guys, maraming salamat sa iyong panunood. Babush and... paalam!